Hello there, friends and family. Welcome back to my channel. At ang i-review natin ngayon sa ating video ay ang Toyota Corolla AE101 or Big Body. Tingnan natin kung makakaakit pa siya ng Baguio. Pero before that, yung mga bago sa aking channel, kindly subscribe and click the notification bell para makita nyo pa yung iba-iba nating videos. So, sa future at sa mga nagaang mga car reviews din. At bagong lahat, bago tayo bumiyahin papunta ng Baguio, dapat i-check natin ang ating sasakyan kung tip-top condition ba. So let's go! Yo, listen up, here's the story about a little guy that lived. Toyota Corolla AE101 o mas kakilala sa pangalan na Big Body. Lumabas ito noong 1993 hanggang 1997. Sinundan nito ang Corolla na Small Body o AE92 at pagkatapos noon, inilabas naman ang Love Life or AE111. Kaya tinawag na Big Body ito is napakalaki ng kahan ito sa panahon niya, no? For a 1.6 car. Ito ang dadalhin natin sa Baguio. Isa siyang automatic. Nakita niyo, isa sa mga pinaka-fresh na automatic na Corolla na nasa market ngayon. Pero hindi pa namin ito binibenta. Titesting natin kung kaya pa kasi it's been 2 years na hindi siya bumiyahe pampuntang Baguio. Napakita niya, napakaluwag ng loob nito, pati labas. So, yon. Okay, isa sa mga iche-check natin is yung ating engine oil. Yeah. Titingnan niya lang. So, sa akin kasi, kaka-change oil ko lang ng isang araw. So, yung level niyan at yung langis ko, sapat na. Kahit hindi natin i-check. Ito, makikita niya, papakita ko na lang din. Makikita niya dyan, merong level. Ayan, no? Full and 100. So, hindi makita yung langis. Sobrang linis pa. Kakalagay lang kasi. Nice. Yan. Second is yung, syempre, yung tubig sa radiator. Tsaka sa reservoir. Yung akin punong-puno pa yan. Hindi naman nagbabawas yan. Ayan, dami pa. So, okay din. Pangalawa, isa sa mga pinaka-importante. Che-checkin yung level ng brake fluid. Ayan, yung akin, okay. Nasa max siya. So, saktong-sakto. Hindi rin nagbawas. Now, since automatic ang ating kotse, very important din na i-checkin yung transmission fluid o yung ATF. Na-check ko na to prior to sa video na to at okay naman yung level ng aking ATF. So, sakto lang. Sakto lang para sa ano. So, when it comes to engine, brake, battery, bago to, power steering fluid, chinek ko na rin, puno, engine oil, water, at yung ating transmission oil. And brake fluid, pinaka-importante. So, okay na tayo. Next, yung tire pressure. Yan, yung apat na tire pressure tapos yung dalawa sa likod. Since mabiyahe kayo, very important na tama ang pressure niyan. Suggested na air pressure sa sedan is 30 to 32, no? And since apat kami mabiyahe, ang pinalagay ko dyan kanina is 32. So, habang umiikot ka, lalong lalo na sa highway, dadagdag pa hangin yan. At ito pa, isa sa mga na take for granted is yung spare tire. Spare tire natin. Yan. Yan, meron tayong spare tire. Yung jack, tsaka yung mga pangtanggal ng gulong. Ito. Extra water, just in case na mag-overheat. Huwag naman sana. Hindi naman nag-overheat yung kotse natin. But since malayo, maganda may extra water din kayo. Yan. So, napaka-importante niya. Tsaka yung pangbomba ng gulong. Dati na siraan, inaplatan kami ng gulong. Unfortunately, yung dala naming spare tire is flat din. So, 6 hours kami naghintay sa NLEX. Ganyan yung ka-importante yan. At kung meron kayong tools, dala kayo ng toolbox, no? Dalagyan ng mga tools ninyo para yung mga minor problem, yan, maano natin. Yan, masolusyon na natin. Ano ba? Baka may malumuwag lang, kailangan ng screwdriver. It's best if you have a spare or a toolbox in your trunk. Alright. Okay, so since na-check na natin ang mga kailangan i-check, no, babiyahe tayo mamayang gabi. Mamayang gabi pa kami babiyahe. So ngayon ay nasa 5 PM na. Na-nap time muna kami ng mga family. Tapos, hello.
Tapos, by 10 or 11 p.m., babiyahin na kami. Now, it's up to you guys. Hindi ko sinasabi na ganyang oras din kayo bumiyahe. Pinipili lang namin to kasi bukod sa walang traffic, bukod sa walang traffic at tuloy-tuloy ang biyahe, meron kasing bahay ang, si wife doon eh, si Daddy Greg na may bahay. So, hindi kami namumblema sa check-in time, sa hotel reservation, since meron niyang bahay si Lani or sa ang aking asawa. No? So, usually ganito talaga kami umaalis para tuloy-tuloy lang ang biyahe. Tsaka luma na rin yung sasakyan para hindi na rin ma-traffic at mapuwersa, kumbaga. So, tingnan natin. Please join me and my family sa aming Baguio trip. At tingnan natin kung kakayanin pa ng AE101 Big Body Corolla natin. Okay, so ito na. Gabi na. At tayo pupunta na ng Baguio, no? Kasama na natin si Wad, mga kids sa likod. Ayun, at condition na si Bimax, o yung ating Toyota Corolla, no? Sasamahan nyo kami, papakita na namin sa inyo ang aming Baguio trip. Let's go! Dito na sa NX Tollgate, tingnan natin kung gagana yung bagong kabit natin na RFID. Dito, dito, kabit! Wow! Uy! 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 Hindi bumanda. Buna! Kinabahan ka, no? Kinabahan naman. 640 naman. Okay. So, dito kami. Tignan natin kung bukas pa yung Burger King. Mukhang bukas pa. Yes. Oo, bukas pa nga. Ang daming tao. Grabe, mag 12 na. Gutom na kaya? Gutom na na? Makakain muna kami dito sa Burger King. Okay, let's go! Okay. So, yun na nga. Ang ending, kumain niya kami sa KFC. Kasi ang daming tao kahit saan. Yung doon medyo may mga upo at maluwag. So, tapos na yung first and stopover namin papuntang Baguio dito sa Caltex NLEX. Now, ang susunod na stopover namin ito ay malamang sa taas na. So, let's go ulit. And see you in a while. Sa cash. So we're approaching the toll gate.
sinasabi ko sa inyo, eh, magpa-RFID kayo, wala pa lang ako sinabi. Sa magpa-RFID kayo, mas maganda na. North and South, para wala kayo ba, ano, kung kasyo, hindi kayo dyan. Higa na kaya. So, kailangan ko na naman din yan. Ano naman? Ba't hindi kumagana? Thank you! 364. Hold on. Ayun o, cash. Oh my gosh, the line. Ito yung pinakabit natin natin, remember? Okay, so we're approaching the last exit in Tipilex, which is Rosario. Ito na, sa Rosario na tayo. Last na to. Time check, 2:54. Nakalimutan ko na kung ano oras tayo pumasok sa Tipilex. Pero thank you, Lord. Hindi na tayo. Hindi natin kung magkano ang toll fee. Ito ang gagamitin nga dito, Mami South. No? Photosweep. Tama, ETC. Low balance. So So may isang tanto bang naman natin. So dito tayo. Tingnan natin. Ngayon, first time namin makaka-exit dito eh. Kasi yung muli namin punta ng Baguio, ang exit is dun sa Pusorobyo pa. Okay, dito na yun. Tingnan natin kung saan tayo po. Gasolina ni Baymax. Yan. From full tank, na hindi naman talaga nag-full tank, no? 2,000 pesos. Ito na. Nagbas pa ka lahat. Eh. Check point dyan, daddy. So, nandito na tayo pa hit ng Marcos Highway. We just passed the check point in Baguio. So, pagkana natin, Marcos Highway. Hindi tayo dumaan sa Cannon Road kasi sarado. Ano yata, every Friday, Saturday, Sunday lang yun bukas. So, Christmas time. So, Marcos Highway tayo. Balagat ko kayo pag nasa taas tayo. Right. Touchdown Baguio. Yan. Ganun na record ka, nagkakustahan pa. Tsaka na late din kami kasi yung Corolla, tumataas yung temp. Nakailang hinto kami, nagpatulong na ako sa brother ko si Rishi. Rish, thank you. Love you. Yan, tatala kami ngayon sa Mayroon pa na nag-unload na. So, tanong kung kaya pa ba ng Corolla umakit ng Baguio. Well, sa case namin, kinaya pa naman, pagapang. Yes, mga naka, hindi manghinto yata kami. Kasi tumataas, parang may something sa ilalim. Pag nag-overheat, tumatagas eh. Tapos, hindi naman siya nag-overheat. Tumataas na ng konti, tinatabi ko na para sigurado. Yun. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong pagsama. Merry Christmas. Ciao. I'm burning up now, thinking how you levels. I'm in the best spot, trouble to my knees. I need a taste sipping on heaven. You got me. So, andito tayo ngayon sa malapit sa Kong 7, no? Cannon Road. Pagawa tayo ng radiator. Kaya pala medyo umaangat yung temperature natin nung pake tayo. Butas yung ilalim, may konting lama. So, nirepair natin dito. Radiator o ito siya. Ang bilis lang. Tinahi. Epoxy. Iti-testing natin. Para magamit na natin itong Corolla natin sa Baguio. Okay.
promise we never end.